sa buong kasaysayan na ang mga kamangha-manghang kayamanan mula sa iba't ibang mga kultura ay may iba't ibang mga kwento. Ang iba sa mga ito ay inumi o kaya naman ito magpasa hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Sinasabing kadalasan na ang pagkawala ng mga kayamanang ito ay nangyari sa oras ng digmaan o kaya naman dahil sa isang sakuna o di naman kaya ay ginawa itong tropeyo ng mga mananakop sa kani-kanilang pagkapanalo. Ito ay sa paglipol sa bawat pamayanan. Paminsan ang mga kayamanan na ito ay nababawi, subalit madalas marami sa mga ito ay nananatili pa rin na nawawala. Mga katinagalog, kung nais nyong makarinig ng mga kuwento patungkol sa mga kayamanan na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan, ay samahan nyo ako at atin pang mas alamin ang kuwento ng mga nakatago at nawawalang kayamanan sa iba't ibang mga lugar. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, piliin po ang all para araw-araw ay updated sa mga videong inilalabas ni Tinagalog. Maraming salamat po. Ang mga nakatagong yaman sa Hawaii. Dilingid sa ating kaalaman na ang Hawaii ay isang kamangha-manghang lugar upang magbakasyon. Subalit bukod dito, ang Hawaii din pala ay tahanan ng napakaraming kuwento ng mga nawawala at nakatagong mga kayamanan. Isa sa tanyag at makatawag atensyon na kuwento ay ang napabalitang libingan ni Haring Kamehameha. Sinasabing matapos na ito ay pumanaw ng taong 1819 ay pinaniniwala ang mayroon itong nakaimba sa silid ng mga mahahalagang mga bato at mga robe na yari sa mga balahibo ng ibon na sa kasalukuyang panahon ay hindi na nabubuhay pa. Bagamat hindi pa natatagpuan ang eksaktong lokasyon ng sinasabing silid, ay sinasabi na marahil ito ay nasa liblib na yungib ng kagubatan. Ang ilan pa sa mga kuwentong pinag-uusapan at pinaniniwalaan sa Hawaii ay ang kuwento ng mahigit sa 5 milyong dolyar o katumbas ng 214 na milyong piso na halaga ng ginto at pilak na ibinaon di umano sa Palimano Point ng isang piratang Ingles na nagngangalan na si Captain Cavendish. Pinaniniwalaan din ng mga kayamanan at sandata ni Kapitan James Cook ay ibinaon din sa Kauai matapos na ito ay mapaslang ng mga katutubo ng taong 1770. Nakakaintriga. Number 9, ang kayamanan ni Jesse James. Si Jesse James kasama ang kanyang kapatid at ang kinatatakutang grupo nito ay gumawa ng mga kakilakilabot na mga krimen habang ang mga ito ay nabubuhay. Nang matapos ang digmaang sibil, ay kabi-kabilang krimen ang ginawa ng magkapatid at ng kanilang grupo kung saan ay ninakawa nila ang mga stagecoach o mga karawahe kasama na ang mga tren maging ang mga bangko sa buong Midwest. Subalit sa kabila ng mga krimeng ito, siya ay itinuring bilang isang Robin Hood. Pinaniniwalaan na ang kanilang mga inuumit na mga kayamanan ay kanilang ibinabaon sa burol ng Kichi sa Oklahoma sa bansang Amerika. Sinasabing ang lugar ay puno ng simbolo at mga marka kung saan maraming mga treasure hunter ang nag-iisip na marahil ang mga ito ay nagtuturo ng lokasyon kung saan nakabaon ang mga kayamanan na inumit nila James. Sa kasalukuyan ang kayamanan ay hindi pa rin natatagpuan. Subalit ang mga treasure hunter ay hindi pa rin sumusuko at naniniwala na isang araw ito ay kanilang machechempuhan. Akala ko yung singer na si Jesse James. So wow, mali. Number 8, ang kayamanan sa lumubog na barko sa Sao Hua. Hunyo ng taong 1552, ang barkong Sao Hao ng mga Portugues ay nasira sa baybayin ng katimugan ng bansang Africa. Ang barko ay pinaniniwala ang nagkaproblema at lumubog malapit sa bukanan ng ilog ng Umasivibu. Sinasabing ang barko ay kargado ng napakaraming mga kayamanan na nagkakahalaga ng 1 milyong dolyar. Bukod sa mga ginto ay puno din daw
ito ng siniksik na mga paminta, mga mahahalaga at mamahaling bato, asul at puting porselana ng mga Chino. Ang mga carpet din ay naroon at maaaring marami pang mga iba. Sinasabing bago pa man nagsimula ang paglalakbay sa Mozambique, ang ilan sa mga alipin ay kumuha na di umano ng ilang sa mga kayamanan mula sa barko. Ganun pa man ang money chest ay pinaniniwala ang kasamang lumubog ng barko na pumukaw sa interes ng mga treasure hunters. At magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa nilang hinahanap ang napakalaking halaga ng kayamanang ito. Ang ilan naman ay nagsasabi na may mga natagpuan ng mga porselana at carnelian na mga beads sa baybayin, habang ang isang treasure hunter naman ay nagsabi na siya ay may natagpuan na na mga kintong pendant. Number 7, ang mahalagang kargamento ng Varyagin. Ang Russia ay maaaring hindi ang unang lokasyon na maaaring pumasok sa inyong isip kapag ang usapin ay tungkol sa paghahanap ng mga kayamanan. Subalit may mga mahalagang kayamanan na matatagpuan ng hindi gaanong pinagtutuunan ng pansin at ng mga treasure hunter sa bansa ng mga Ruso. Tulad na lamang ng Library of Ivan the Terrible, ang ginto ni Napoleon Bonaparte na pinaniniwala ang lumubog sa lawa ng kanlurang bahagi ng Smolensk sa rehiyon ng Kolchak. Ang ginto magpasa hanggang ngayon ay sinasabing nagkakahalaga ng $280 million o katumbas ng 13.4 na bilyong piso. Subalit na pukaw ang interes ng mga treasure hunter ng barkong Varyagin na may lulan ng mga kargamento at lumubog sa baybayin ng Usuri Bay ng 7 ng Oktubre ng taong 1906. Nang una ay hindi ito pinansin, subalit nang ang may-ari ng Alske Skemyonovich Varyagin ay humingi sa mga otoridad na siya ay mabayaran para sa mahalagang kargamentong lula nito, ay napukaw nito ang interest ng mga treasure hunter. Sinasabi na may mga ilang nagdududa na hanapin ang sinasabing kayamanan, kaya naman pinaniniwalaan na ang kayamanan na milyang-milyan ang halaga ay nananatili pa ring nakalubog sa karagatan ng Usuri. Number 6, ang milyong kayamanan ng Kruger. Ang digmaan sa South Africa ay hindi magandang panahon para sa mga Boers, kung saan ang pangulo noon ay si Paul Kruger. Siya ay napilitang ipatapon sa Europa at binawian ang buhay sa bansang Switzerland. Matapos kumalat na ang presidente ay may itinagong 500,000 mga gintong bar at gintong mga barya bago ito ay tumakas. Nang una ay pinaniwalaan na si Kruger ay isinakay ang mga kayamanan sa isang tren patungo sa Mozambique, at pinaniniwala ang kahit kailan ay hindi ito nakarating sa sinasabing lugar na pinagbaunan. Pinaniniwalaan pa rin ng mga treasure hunters na ang kayamanan ay maaaring nasa isang sakahan sa pagitan ng water valbuven sa Sabi. Pebrero ng taong 2021, marami ang mga artikulo na naglabasan na nagbabalita na ilan sa mga milyon ng Kruger ay natuklasan sa isang vault sa bansang Switzerland. Ngunit ang ilan pa sa mga kayamanan na sinasabing hindi pa rin natatagpuan ay nananatili pa rin na isang hiwaga. Number 5, ang Lochaber's Jacobite na ginto. Ang Scotland ay isang pinakamagandang lugar na mailang mga nakamamanghang mga tanawin. Ang Lochaber ay isa sa magandang lugar upang bisitahin na matatagpuan sa tabi ng ilog ng Loch Arkaig. Ang Lochaber ay ang pinaniniwalaang tahanan ng napakalaking kayamanan ng mga Jacobites. Ito ay hindi pa rin natatagpuan. Ang Jacobite's gold ay isang malaking halaga ng mga gintong barya na ipinadala ng Espanya upang tustusan ang Jacobite sa pakikibaka nito sa Scotland ng taong 1745. Ito ay sinamahan pa ng 400,000 mga livres. Sa paglipas ng panahon ay sinasabing umabot ng 7 Spanish na gold chest ang naipahatid ng Espanya bago pa natalo ang mga Jacobite. Pinaniniwalaan na 6 sa mga gintong lalagyang ito ay dinala sa Loch Arkaig malapit sa Lochaber, at doon ito ay ibinaon. Magpasa hanggang ngayon, mga katinagalog, ang gold chest na punong-puno de umano ng kayamanan ng Espanya ay hindi pa rin pala natatagpuan. Number 4, ang mga inumit na kayamanan ni Nadir Shas.
ng taong 1739 nang masakop ni Nader Shah mula sa Persya ay sinakop nito ang Delhi kasama na ang 50,000 hukbo ng mga kalalakihan. Matapos itong paslangin ang hindi bababa sa 30,000 mga katao ay ninakawan nito ang kasama ng kanyang hukbo ang buong lugar. Sa dami ng mga kayamanang kanilang naumi ay nakagawa ito ng isang karaban mga katinagalog na ang haba ay umabot ng 150 na milya. Napakaraming mga bersyon sa pagpanaw ni Nader Shah at ang isa dito ay nagsasabing si Nader ay pinaslang sa kanyang pagbabalik sa Persya sa parehong taon. Ang ibang bersyon naman ay nagsasabi na siya ay napaslang ng taong 1747. Subalit marami man ang bersyon nito ay iisa lamang ang itinutulong sa larin nang sa kanya ay pumaslang. Ito ay walang iba kundi si Ahmad Shah na sinasabing kumuha pa rin ng malaking bahagi ng kayamanang inumit ni Nader sa Delhi. Pinaniniwala ang bago pumanaw si Ahmad ay tila ba inilibing di umano nito ang mga kayamanan sa mga tunnel ng Hindu Kush na bulubundukin. Sa kasalukuyan ay tanging ang isinumpang Koh-i-Noor na brilyante pa lamang ang natatagpuan at ang iba ay nananatili pa rin nawawala at magpasa hanggang ngayon ay hinahanap pa ang kayamanan sa East River. Nobyembre ng taong 1780 nang ang isang barkong pangdigma ng Britanya na nagngangalang HMS Hussar ang naglayag sa Rhode Island sa pamamagitan ng East River. Ayon sa paniniwala, ang tanyag na alama ay mayroon itong lulan na ginto na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 4 milyong dolyar. Ang barko ay lumubog at ang kayamanang lulan nito ay napabalitaan na nawawala. Ang mga nakaligtas sa insidente ay kalaunang sinabi na ang mga kayamanan na bit-bit nila ay naihatid sa destinasyon nito bago pa ang barko ay tuluyang lumubog. Subalit ang testimonya ng mga nakaligtas ay hindi naging sapat na dahilan upang ang gobyerno ng Britanya ay hindi subukang ito ay hanapin sa 3 magkakahiwalay na paghahanap. Subalit wala ni isa sa mga ito ang nagtagumpay. Nang ang gobyerno ay tuluyan ang sumuko sa paghahanap ay nagsimula namang maglakas loob ang mga ibang treasure hunter na sisirin ang madilim at malalim na tubig ng karagatan. Subalit maging sila ay wala pa rin ang natagpuan. Ang Florentine Diamond. Ang kamanghamanghang Florentine Diamond ay naging bahagi ng koleksyon ng isang Austrian na dugong bughaw na pamilya at tinawag na ang Crown Jewel. Ngunit napunta ito sa isang pribadong koleksyon ng Medici na inaasahang nagkakahalaga ngayon ng humigit kumulang sa 20 milyon sa ating moderno. Dollars po yon mga katinagalog. Ang brilyante ay ninakaw ng taong 1918 mula sa Austrian royal family na may hawak nito at mula noon ay hindi na ito nakita pang muli. Ayon sa mga kwento, sinasabing matapos nang ito ay maumit sa Austria ay dinala ito sa Amerika at napabalitaan na ang brilyante ay hinati at ibinenta ng pira-piraso sa global diamond market. Marami pa din ang naniniwala na ang brilyante ay nasa Amerika pa din at ang bagong henerasyon na mga treasure hunter ay patuloy ito na hinahana ang ninakaw na kayamanan ng mga Nazis. Alam na alam nating lahat kung gaano kalupit at kakikilakilabot ang mga Nazi. Subalit hindi natin batid kung gaano nga ba kadami ang mga ninakaw nilang mga kayamanan habang sinasakop nila ang karamihan sa bansa sa Europa. Ang mga ninakaw ng mga Nazi ay mga mamahaling mga bato at hiyas, mga ginto, mga likhang sining, mga antigo at maging mga salapi. Nang taong 2019, isang tala-araw o diary na isinulat ng isang SS officer na nagpakilala bilang si Michaelis ay ibinigay mula sa isang Masonic na lodge sa Polish Foundation na tila binabalangkas ang plano ni Himmler para sa pagtatago ng kayamanan ng mga Nazi sa mga bansang Europa. Ang talaarawan na ito ay naglalaman ng mga detalye sa 10 mga lugar kabilang na ang Hochberg Palace kung saan itinago ng mga Nazi ang nilang mga ninakaw na mga kayamanan. Ang balitang ito naman ay nagpasabik ng husto sa mundo ng mga treasure hunter at asahan natin na mga sa susunod na malapit na panahon ang pagkatuklas ng mga sinasabing kayamanang ito. At yan ang 10 mga nakatagong kayamanan na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan.
Sana po kahit papaano ay may natutunan po kayo. Magkita-kita pong muli tayo sa mga susunod pang makabuluhang mga talakayan. Ito po si Tina Gallo. At bilang pasasalamat sa walang sawan yung pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! Wilson Mebato Jr., Vincent Ian Andus, Ana Marie Cernocula, Russell Aquijon Mestizo, Rastineo, Analisa Gordo, Conrad de Guzman, 3916, Avs Elian, at kay Jean Bautista. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin channel. Wala po si Tinagalog kang wala po kayo. Huwag pong kalimutang i-add ang iba ko pang channel. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog sa inyo po. God bless, keep safe, peace out.